Nasaksihan na natin sa huling kabanata ang pagkakaroon ni Tauka ng panibagong skill na tinatawag na Slow. Sobrang tindi na ng skill na ito, ngunit napakalaking MP ang kinakailangan nito upang magamit ng mas matagal. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa usapan ni Nakashima. Wika nga ni Kashima na nagpapasalamat daw siya dahil sa pagprotekta sa kanya ni Natakao. Wika nga ni Itsuki na masyadong formal naman daw magsalita si Kashima, tawagin na lang daw sila sa kanilang mga pangalan. Dagdag na ni Kashima na sobrang lakas daw talaga ni Itsuki. Kahit daw nandito na sila sa ibang lugar, ay hindi pa din daw nagbabago si Itsuki at ganito din daw sila sa orihinal na mundo ng mga tao. Sagot naman sa kanya ni Hijiri na nagbabago daw ang mga tao kahit na hindi pa daw ito napunta sa ibang mundo. Nagpasalamat na din si Kashima kay Hijiri. Wika nga ni Itsuki na bagay naman daw na maging class president si Kashima, ngunit bakit hindi daw ito sumali sa grupo ni Asagi? Dito ay nag-flashback na nga kay Kashima ang mga alaala kung saan hindi na tama ang pakikitungo ni Asagi sa kanya. Dito ay kinuruan niya ni Asagi si Kashima kung paano pumatay kahit na ayaw nga nito. After na nilang patayin ang isang halimaw, ay wika nga ni Asagi na pasado na nga daw si Kashima sa kanilang pagsusulit. Wika naman ni Kashima na hindi naman daw siya ang pumatay sa halimaw. Sagot naman ni Asagi na kailangan daw nilang magtulungan dahil kung hindi ay baka sila na lang din ang maglaban. Tinatakot pa nga ni Asagi si Kashima at tanong nga nito kung nakikinig daw ba si Kashima sa kanya. Then after na nito ay wika nga ni Itsuki na sa katunayan niya daw ay ayaw daw niya talaga ng ugali ni Asagi. Wika nga ni Kashima na hindi daw siya tataka sa grupo ni Asagi dahil alam daw niyang babalik si Sugo. Matalino nga daw si Asagi at pinipili nito ang mga tao na kaya nitong manipulahin. At alam daw ni Asagi na takot daw si Kashima sa kanya, kaya naman kampante itong hindi daw magagawang suway ni Kashima ang mga utos ni Asagi. Wika pa nga ni Kashima na if ever man daw na may plano si Asagi na ikapapahamak ng buhay ni Sugo, ay siya daw mismo ang magsasabi kay Sugo patungkol dito. Sagot naman ni Hijiri na tama lang daw ang desisyon nila na hanapin si Kashima sa loob ng kagubatan. Nagpadala din daw ng mga detachment ang goddess para sa expedition na ito na hindi sinasabi sa kanila. Posibleng nais daw ng goddess na bigyan si Sugo ng problema at bigat na nararamdaman dahil sa pagkamatay ng iba pa nitong mga kagrupo. At ang maaring goal din daw ng goddess ay ang mabrainwash si Sugo na maging isang S-class na susunod sa lahat ng gustong mangyari ng goddess. Tanong naman ni Kashima na bakit naman daw gagawin ito ng goddess sa kanila, eh siya nga daw ang nagsummon sa kanilang lahat. Tugon nga ni Hijiri na kahit nagawin pa daw nila ang lahat, ay hindi lang nito lubos maisip na bakit ibabalik daw sila ng goddess sa tunay nilang mundo. Matapos na nito, ay nakabalik na nga silang tatlo sa kanilang base at masaya nga sila dahil nakita na nila si Kashima. Tanong nga ni Sugo na maayos lang daw ba si Kashima. Sagot naman nito na okay lang daw at malaki ang pasasalamat niya dahil sa magkapatid na Takao. Sagot naman ni Kirihara na dapat aware daw si Nakashima na nasayang ang kanyang oras dahil sa biglang pagkawala nito. At ang tanging S-class lang daw na kanyang maasahan ay walang iba kung hindi si Hijiri Takao. Magdesisyon daw ngayon ang magkapatid na Takao kung nais daw nito na sumali sa kanyang grupo or sumali sa mga dropouts. Sagot naman ni Itsuki na inuod na daw ba ang pag-iisip ni Kirihara. Sagot naman ni Kirihara na hindi niya na daw kailangan sabihin ng paulit-ulit na nasa kanya nga ang vessel ng pagiging isang hari. Tugon naman ni Itsuki na baka ibulgar pa daw niya sa lahat kung ilang beses natalo si Kirihara sa kanya sa kanilang final exams. Nainsulto nga si Kirihara dahil tila minamaliit na siya ni Itsuki. Then after na nito ay sagot nga ni Kirihara na hindi daw ba nadisiplina ni Hijiri ang kapatid nitong si Itsuki. Balak nga sanang hawakan ni Kirihara si Hijiri, ngunit sinampal nga ni Itsuki ang kamay ni Kirihara. Wika nga ni Itsuki na ang kapal naman daw na mukha ni Kirihara na hawakan ng kanyang ate Hijiri. After na nito ay naglabas na nga silang dalawa ng matinding kapangyarihan sa isa't isa. Sinabi nga ni Kirihara na ipapakita daw niya kay Itsuki ang kaibahan ng lakas niya sa lahat. Di naman nagpatinag sa kanya si Itsuki at tila inaasar pa nga si Kirihara. Wika nga nito na bakit hindi daw subukan ni Kirihara ang nais nitong gawin. Kasabay nga nito ay inilabas na nga ni Kirihara ang kanyang kapangyarihan na Dragonic Buster. Ganon din naman si Itsuki sa pagpapakita nga nito ng kapangyarihan na tinatawag niya na Lightning Shifter.
At bago pa nga sila maglaban, ay biglang ang may dumating sa eksena at sigaw nga nito na itigil na daw nila ang kaguluhan. Kung mas paguguluhin pa daw nila ang nangyayari sa kanila ngayon, ay siya daw mismo ang gugulpi sa mga ito tulad ng ginagawa niya daw ngayon kay Oyamada. Naiinis nga si Kirihara at wika nga nito na dahil daw sa mga mapagpanggap na mababait, ay mas dumadami daw ang mga tao na hindi nakakaintindi sa kanyang layunin. Katulad din daw ito sa tunay nilang mundo kung saan palagi daw hinihila ng mga walang alam ang mga matatalino at makapangyarihang mga tao. Sinabi naman ni Itsuki na hindi na daw kailangan makipag-usap pa ng kanyang ate Hijiri sa walang kwentang si Kirihara. Sagot naman ni Hijiri na maraming salamat nga daw sa tulong ni Itsuki. After na nito ay dumating na ang isang personalidad at wika nga nito na kailangan na daw nilang umalis bago pa sumikat ang araw. Nakatanggap daw sila ng impormasyon mula sa kanilang mensahero na nag-dispatch na daw ang mga kalaban malapit sa border ng Demon Zone. Ang army ng Great Demon Emperor na matagal na nanahimik ay tuluyan na nga daw nagising at kumikilos papunta sa Southward. After na nito ay lumipat na nga ang eksena sa kalagayan ngayon ni Natauka. Habang naglalakad nga sila, ay wika nga ni Eve Speed, nakakaiba nga daw ang mga puno ngayon. Hindi daw siya makapaniwala na walang senyales ng halimaw sa lugar na ito. Tanong naman ni Tauka na nasa loob na daw ba sila ng lugar ng witch. After na nito, ay biglang ang may nabuhay sa paligid nila na tila mga golem. Sa patuloy nga ng kanilang paglalakad, ay nakakita nga sila ng isang bahay. Agad nga silang pumasok sa pintuan ng isang bahay at ito nga ang nagsilbing lagusan papunta sa kabilang dimension. Nakita nga nila ang mapayapang lugar at magagandang tanawin. Tanong nga ni Eve Speed na paano daw nagkaroon ng kalangitan sa ilalim ng mga lupa. Bukod pa nga daw dito ay sobrang laking mana ang kanilang nararamdaman sa pinakailalim ng tubig. Tugon naman ni Tauka na posibleng ito daw ang perpektong environment para sa isang witch. At sa pagpapatuloy nga ng kanilang paglalakad, ay sa wakas ay nakita na nga nila ang witch na kanilang hinahanap. Dito ay nasa itaas na siya ng isang puno na napakadaming mga hagdan. Isang witch na tila napakaganda at parang isang prinsesa. Agad nga itong nagsalita ng ibang lingwahe at tila hindi na ito maiintindihan ng normal na tao. Tanong nga ni Eve Speed na ano daw ba ang sinabi ng witch sa kanila. Sumagot niya si Seras at tila kinakausap nga niya ang witch sa kanilang lingwahe na sila lang ang nakakaalam. After na nito ay wika nga ng witch na hindi niya daw in-expect na may isa sa mga kasamahan ng ating bida ang marunong magsalita ng ancient language. Tanong nga ni Tauka na isa daw ba itong test para sa kanila. Sagot niya ng witch na ito daw ang pagsubok niya para sa mga tao na naliligaw na pumunta sa kanyang lugar. Nais na sanang magtanong ni Seras, ngunit pinatigil na siya ng witch. Sagot na nito na huwag daw magtanong si Seras na alam naman nito ang sagot. Una nga daw sa lahat ay magpapakilala siya sa ating mga bida at ang kanyang pangalan nga daw. Ay si Erica Anarville, siya nga daw ang tinutukoy ng lahat bilang The Witch of Taboos. Ito na nga ang nilalang na matagal nang hinahanap ni Tauka at ngayong nasa harapan na nila ito, paano kaya sila makikipag-usap sa isang katulad ni Erica? Malaki kaya ang magiging papel ng witch para mas maging malakas pa si Tauka upang matalo ang goddess ng Alion. Masasaksihan niya natin ang simula ng pagsugod ng mga imperyo ng halimaw mula sa silangang bahagi. At yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.